Maalab na pagbati at welcome sa isa na namang episode ng Bulatlatan. Ako po si Janice Ann Eliaw, isang mamamahayag para sa Bulatlat. Ang Bulatlatan po ay isang initiative ng online news na ito na makapagbigay ng media literacy lalo na sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemic kung saan karamihan ng mga tao talagang puro online na. No? So sa panahong ito, very crucial ng information. Ang dami nating nakikitang balibalita sa online at kailangan nating ma-distinguish alin ba sa mga ito yung katotohanan at hindi katotohanan o kasinungalingan. So for every episode, we always strive to reach out to sources of our news at hayaan sila at bigyan sila ng plataforma na makapagpaliwanag at makapag-explain on issues affecting the people. And if you want to watch our previous episodes, you may access them on our Facebook, Spotify, Anchor.fm, and of course, IGTV. So ito pong episode na to ay talagang very special po sa akin bilang isang kulasa. Di ko alam kung alam niya, pero bilang pong isang kulasa, ito po ay sinabi ko ba? Ito ay very special sa akin because she's someone that I all have always looked up to. At kahit parang kahit sino na kakilala ko, parang isa sa taong pinitingala. And mapalad po tayo kasi we have with us today Sister Mary Jan Mananzan of St. Scholastica's College. Magandang araw po, Sister. Magandang araw din, Janice. Hello at po. Sa mga nakikinig. So, yes, nakaka-starstruck po ang inyong presence as always. So, kamusta po ang inyong ang lockdown? Balita ko po marami po ata kayong bagong mga recipe na natutunan habang tayo ay... Ay, iniisip ko yung lulutuin ko ngayon eh. Oo. Yun din po iniisip namin kanina habang naghihintay sa inyo. Di kaya nagsasalang pa si sister? Baka nagpapalambot ng kung anong lulutuin ngayong tanghalian. Nagmamarinate ng chicken. Wow! Pahingi po niyan, sister, ha? O, sige po. Sir, sister, nakita ko po kayo siyempre nung estudyante pa ako. Every year since I graduated, siguro mga 2 or 3 times a year nakikita kayo for mga like tuwing Women's Month, may mga activities sa Saints ko. So, curious po ako, and this is a very tough question. Okay. Ano po ba ang sikreto to ageless beauty? Wow! Okay. Kasi, alam mo, sister, totoo lang, parang kung paano ko kayong nakita ng estudyante ako, ganun pa rin, po yung kayo ngayon. Oo, parang hindi ko naman. Nagre-regress na ako. Mamaya, baby na lang ako. Ano ba yan? Well, sa akin kasi, I live in the now. Alam mo, I don't think about the future. And I don't worry about the past. At saka siguro because hindi ba sa Benedictine Ora et Labora, yung prayer and work. Well, I think it helps that I meditate one whole hour every day and I do tai chi, shibashi. I think those are things that keep you young. And also the fact that there are so many challenges, I have no time to think of aging. I have to respond to the challenges. So, ano, hindi ko mapag-isipan yung ano, matanda na ako. I don't even feel old. I don't know what is the meaning of old talaga, sa totoo lang. Sabi nga nung kaibigan ko, sister, you don't look old, you don't talk old, and you do not act old. So, ganun. Okay, so parang sister, if I may know, parang I think really it's also yung the fire that keeps burning and the sincerity that you have that really radiates. Yeah. Kaya talagang ano, so allow me to indulge you with ano, with papuri because ano, I'm sip-sip as a student and I'm sip-sip as still now. So, pero sister, we've always been known for someone na talagang lumalaban, hindi papayag na may nakikitang naapi. And for young people na nakakakilala sa inyo, we're all curious kung paano ba nagsimula ito? Ano yung nagmulat sa inyo? Kasi hindi naman yan nag-umpisa lang out of nowhere, di ba? There must be something that really parang struck you na parang ito na yon. Yeah, actually, I call it my baptism of fire. Kasi actually 6 years wala ako dito sa Pilipinas. Nag-aaral ako sa Germany at saka sa Rome. And even a martial law, isang taon na, I was not here during the declaration of martial law. But 1 year after, nag-graduate ako sa Gregorian University in Rome and umuwi ako. So I had no judgment pa about martial law. But wala pa akong isang buwan dito, nakita ko na yung mga repression, ganyan. And one day, mayroong tumawag sa akin na isang madre, sabi niya, sister, alam mo, nag-i-strike sa Latondeña, that is ano, forbidden.
Kaya ngayon, ika-third day, ang merong ano, threat ng Metrocom. Metrocom ang tawag doon sa polis, no? They're threatening na ano, lulusubin nila. So magkakaroon tayo ng ano, ng telephone brigade. O 11 o'clock ng gabi yun, no? So sabi ko, sige, dadaanan ka namin, sabi niya. Eh ngayon, sabi ko, naku, 11 o'clock, tulog na yung superior ko and we cannot go out of the house without permission kasi madre ako, no? So ang ginawa ko, sinulatan ko na lang siya, Dear Sister Catherine, I'm going to the Letondeña strike. I don't know when I'll be back. Love, Mary Jan. Tapos pinaskil ko sa kanyang door. Eh totoo naman, alauna na kami umuwi noon. But the thing is, nakita ko from my own eyes yung brutality ng military. Kasi ang mga madre pumasok sa factory, nakipagkapit-bisig sila. Tapos nung lumabas, naku, talagang yung mga manggagawa, duguan sila talaga and they were all pushed into the trucks. 6 na truck yun, na dinala lahat sila sa krame. So kaming lahat, nandoon kami, aba, anong nangyari sa atin? Sabi namin, hindi kami pinapasok sa bus. In fact, may 2 mother at saka 1 pare na bumitin sila sa bus, akala nila bubuksan, hindi naman binuksan. Tapos sumunod yung si ano, yung chief of police, tapos talagang hinila silang ganun. So nagkaroon kami ng reflection, ang sabi namin, it's too late to ano, to help the manggagawa sa strike na lang. So we have start from the beginning. Kaya from that evening on, naggawa kami ng Friends of the Workers. So doon ako nag-umpisa ng tinatawag nila later on as Parliament of the Street. So kung in solidarity ka with the workers, eh yung workers nakatila sa Islam. Yung mga Islam area, they are demolishing them. So nakisama ka na sa ano. Tapos mamaya makita mo na sila magsasaka na pumunta lang sa city. So nakita mo naman ang problema ng magsasaka. So from that time on, talagang naging in solidarity na ako with what we call poor and the oppressed. At saka alam mo, simple lang sa faith yun sa theology ko. Christ has a special option for the poor. I am supposed to be a follower of Christ. Therefore, I should have also a special option for the poor. Now, kung may special option for the poor ka at ino-oppress ang poor, alangan mo wala kang gagawin. Diba? So doon nag-umpisa yung aking pakikisa sa mga lahat ng mga inaapi. At kung nandiyan sila sa kalye, eh, nandiyan din ako sa kalye. Kung binobomba sila noong fire hose na may mga pintura pa dyan, eh kasama ako doon. Yung habit ko na naging pink instead of puti. Yung mga ganun ba? Doon nag-umpisa. But how did... Opo. So nag-umpisa siya sa ganun. I mean, marami din naman, maraming na nabubuksan yung mga mata, no, na nagigising, no, sa katotohanan. Pero how did you keep the fire burning? I mean, that was way back in martial law and up until now, nandito pa rin po kayo, sir. So, paano nyo po na-sustain? What kept you going on? The need. Because hindi naman nag-stop ang need, eh. Di ba? Laging may kailangan. Lagi naman, hindi man nag-stop ang oppression. Kahit na nagkaroon pa tayo ng EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, nandun naman palagi yung ano. Kasi nagbago ang mga tao, pero hindi naman nagbago ang sistema. So what keeps you going is the fire, is the combustible material that is there. Hindi ba? Hindi naman nag-stop yung oppression. Eh kung you are really committed to be one with the oppressed, eh bakit ka i-stop? Eh nandiyan pa yan. Hindi ba? So what kept you going is the need of the people. Hindi ba? Nung panahon po nung Letondeña strike, what was meron bang particular like something that happened there that really struck you na parang you knew that was the moment that was your baptism of fire. Yeah, yung pinukpok ang mga tao kasi nakakapit-bisig ang mga madre. Pinukpok yung katabi mo, ikaw hindi ka pinukpok dahil madre ka, yung katabi mo pinukpok din. Can you imagine that? That is a terrible experience. At saka nakita ko na hindi mo sila nung nilabas na sila. Hindi sila nakaupo sa bus. They were all herded like animals. At sila duguan. My God, I can never forget that scene na pasok sila na kaganyan. And all of them, parang yung si Kristo ba nung nilagyan ng crown of thorns, talaga yung dugo umaano sa kanilang face. And that is when I asked myself, will Christ tell them to turn the other cheek? I don't think so. Sabi ko ganun. So yun lang talagang napaka vivid sa aking mata hanggang ngayon, yung duguan na faces ng mga manggagawa sa Letondeña. And did you feel like na parang there's burden sa iyo for someone na parang, oh, nabuksan yung mga mata ko, and what do I do now? And did you feel that kind of burden that you have to do something?
Yeah, but not only then, after some time na nakita ko na lahat ng mga, kasi nakita ko lang yung problem manggagawa, pero later on nakita kong problem ng magsasaka, nakita kong problem ng urban poor. At later on talaga, nakita ko yung problema ng kababaihan. At doon ako nag-focus ng attention, no? So, yun talaga ang nakapag-ano sa akin na imposibleng wala akong gagawin dito. Imposible, no? So, yun ang naging ano, naging nakita ko na hindi ko pwedeng ano, I cannot back out from this now. Nandiyan na talaga ako. Wala na talagang atrasan nito, ano, sister. Wala na so, atrasan. Yeah. And for that, malimit po kayong nagiging subject. I mean, lalo na this past few years, lagi kayong nagiging subject of red tagging, no? At kami din, we at Bulatlat, we also have our own share of red tagging. In fact, just recently, may lumabas na naman na panibagong name because we were like spreading or we were trying to get signatures for this manifesto for freedom of expression and of the press. So we were recently red tagged anew, no? But how do you deal with red tagging and are you not affected by it? Well, I'm used to it. I have been used to it for the past 40 years siguro. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, basta you are doing something for the poor and the oppressed, you are working for justice, red ka na, which I feel is really giving a lot of credit to the reds. Kasi sana kung nakikita, ay, she's working for the poor, she's working for justice, dapat tanong, ay, siguro Kristiyano yan. Ay, hindi, siguro komunista yan. So, ibig sabihin, ang komunista lang ang gumagawa ng work for justice. Hindi ba, nakakatawa naman yun, nakakahiya sa Kristiyano, na hindi sinasabi, ay, Kristiyano siguro yan, ay, hindi komunista siguro yan. So, it is a kind of admission that only the Reds, only the communists, only with that ideology, sila lang yung talagang may solidarity with the poor and the oppressed. Kasi kung ikaw ay may solidarity with the poor and the oppressed, red ka na rin. O eh, sinong binibigyan nila ng credit? Hindi ba ang mga reds? Di ba? So ako, I take it in my stride because I know what I am. I have a consciousness of my real self. And whatever malicious lies that they have, it doesn't make any dent on me. Absolutely not. Ang ginagawa ko na, instead of serious, ridiculous. Kaya nakita mo naman siguro yung aking vlog nung lumabas yung ano. Diba? Sabi ko nga nung sinabi, wow, high-ranking communist sister manager. Ano nilagay ko sa vlog ko? Attention, Joma and comrades. Ginanong ko sila, no? Ah, kaya pala, sabi ng I suspect na article ni Tiglao, sabi ko, you daw, yung existence nyo daw as communist party in the Philippines is due to me. Sabi ko, ang galing ko naman pala. Sabi ko, why is it that you never thank me? Sinabi ko pang gano'n. Tapos, sabi ko, pahabol pa. Kayo mga high-ranking ko, comrades, why is it that you never acknowledge me? Sabi ko, why don't you even invite me to your meetings? How unfair naman. So, gano'n ang aking, di ba? Gano'n ang aking sagot. Ay, hindi ko sila sinasagot, by the way. I don't ever dignify them by answering them. What I did was to thank all the people who were in solidarity with me. Can you imagine all international, Asia, Africa, Latin America, Europe, ang nagbigyan ng solidarity sa akin, mga 2,000 sa Germany? Imagine, at dito yung ano din, 500 people, individuals. Sabi ko, nagpasalamat ako sa kanila. Ganun ang aking ano. Tapos sabi sa akin yung isa, kailangan ano, you have to say something, mag-respond ka kasi ano, baka sabihin totoo. Sabi ko, bakit? Ang tanong ko sa ko, my question is, if a fly, yung langaw, if a fly annoyingly buzzes you all the time, will you argue with it? And if a mosquito bites you, will you sue it? Oh, that is my answer. So, ibig sabihin, sa akin, langaw lang yon at saka mosquito. Okay? Walang ibang makakapagsabi ng ganyan, sister. Bukod tangi lang po kayo. Really? Yeah, of course. Why not? Bukod tangi talaga kayo, di ba? Oo. So, pero sister, you're always like known for being brave, for being a fighter, palaban, talaga. But are there things that you are afraid of? Like, ano yung mga bagay na nakatakutan mo? Meron ba? Alam mo, there is nobody who is not afraid. But the question is, can you act without, can you act in spite of fear? That's what, you know, I always have this, when I give a talk. Sabi ko, let us be free from fear. But freedom from fear does not mean you are not afraid.
freedom from fear means, number one, that you can recognize, distinguish between an apparent fear and a real fear. At also the degrees of the danger that you are in. Diba? Number two, even if you analyze this is a real fear, but because what you are doing, you believe that it is for the good of people and of humanity, then you act in spite of your fear. So there is nobody who has no fear. Hindi tao yun. But the question is, can you act in spite of your fear because what you are doing is really what you think is for the good of humanity and the good of your country? So katulad din ng sinabi niyo, no, na parang kahit may fear, you really have to rise above it. And what really matters is kahit takot ka, meron ka bang gagawin, no? So, and I think that's very important nowadays with the anti-terror law in effect. I like, nakita ko from recent news that you're among the petitioners who asked the Supreme Court to nullify this law. What were the specific provisions that you found unacceptable? Ay, naku, ang dami. Number one, yung definition itself ng terrorism. Actually, yung Human Security Act, it has a better definition kasi talagang yung terrorism natin, yung ISIS, mga ganon. Eto, pinalawak masyado yung definition ng terrorism na kahit na very rally, yung ganyan, nasabi nila, safeguard, hindi naman daw kasali ang rally. But, if you intend to harm, eh, sino ang mag-judge ng intention? Diba? Yan, isa na yan, yung broadening of the definition of terrorism, which will include all dissent. So, ang tingin ko itong law na to is really not against the real terrorist, but against dissent, which is really a mark of democracy. Kaya kung they will do that, then there will be no more democracy in the Philippines. Number two, in this law, you are guilty until you prove yourself innocent, which is against the basic justice norm that you are innocent until you are proven guilty. Diba? Number three, unconstitutional yung instead of 3 days na dapat kasuhan ka na, hanggang 24 days ka hindi ka kakasuhan. Wala, basta nandiyan ka lang, naka-sequestered ka, pero wala kang kaso. 24 days, sobrang waste of time mo yun, di ba? At saka, they can surveillance you, and when you are in that parang quarantine nila, political quarantine, I would call it, hindi ka pwedeng mag-email, hindi, wala kang communication. Eh, hindi ka pa naman guilty. Eh, bakit wala kang communication sa the whole world? What is, gaya ginagawa nila ngayon kay Laila de Lima. So, yun, kadami-dami talagang provisions na it is against human rights according to the normal definition of human rights. That's why I am against that. For me, siya talaga, as you said, siya ang nagkalat ng lagim sa akin. Ang tawag ko dyan sa bill na yan, act of state terrorism. Ibig sabihin, terrorism by the state. Yun ang judgment ko sa law na yan. Nowadays maraming mga maraming paghahalintulad sa Marcos dictatorship and the ongoing rule of the Duterte administration, which critics describe as tyrannical or authoritarian in nature. So pero there's also people who's comparing yung Marcos dictatorship, the way people began their crusade that led to the ousting of the dictator, at yung mga ngayon din na mga nagaganap. So, may nakikita po ba talaga kayo na pagkakapareho sa then and now, the way people are reacting, the way people are like starting their own noise barrage, mga candle lighting, how is it similar to the days leading to the ousting of Ferdinand Marcos? Very true. Ganyan talaga nung martial law. Kahit na hindi ka nga rin dapat kahit na 5 taon hindi dapat mag-go together, pero ang dami naming rally, di ba? So ang dami-dami, ganyan talaga ang nangyayari. But sa akin, it's tyrannical na nga tayo ngayon, my goodness. Hindi ba? Hindi ba sila pang nagsabi na pag naging effective na itong law na to, there is not even a need for martial law. Sa kanila nang galing yun, di ba? So sa akin, talagang At saka, anong control?
kinukontrol na nga ng presidente ang House of Representative. Talagang yun, kompletong-kompleto except for the makabayan block. Tapos sa Senado, ilan lang naman ang minority. At saka sa Supreme Court, ilan ang fan niya. To make it mild, fan na lang, di ba? So, control, he's already controlling everything, di ba? I agree, sister, that we the public really has that role, that responsibility to ensure that the lessons of the past is never forgotten. But for particularly for the media, because of course this effort is a media literacy campaign. So for the media, what do you think is our role in ensuring that there will never be a return of a tyrannical rule? Or at least a full-blown tyrannical rule. I think it's very crucial kasi nga, kung wala kayo, sinong makakapagsabi sa lahat ng ito nangyari, ito inuli na to, ito pinatay na to, ganun na. Kung wala yung nangyayari na pinapakita ng media kung ano-ano ang mga oppression, hindi sila aalsa, hindi ba? Kaya, at hindi sila magpuprotesta, hindi sila talagang mag-iisip na sobra na to . Kaya napaka-crucial ang role ng media. Kaya naman, kayo yung talagang pinupuntirya. Kayo ang talagang gustong isarado ang mga bibig ninyo kasi you are so effective. Kasi kayo ang nagsasabi sa lahat ng buong Pilipinas kung anong nangyayari na dapat ikagalit ng tao. Dalawang banyong nagpunta doon, yung mga young ones namin kasi kaming mga senior citizens ayaw kaming palabasin. Pero lahat ng young ones namin pumunta doon. At kami naman, dyan sa harap ng scenes ko, nakita mo rin siguro yon. Yes, yes po. Opo. Diba? Yung nagmanyanita rin kami dyan, nag-noise barrage din kami dyan. At ngayon, maglalagay kami ng red and black ribbons all over the campus. So, diba? I think if there's one lesson really that we learned today, it's yung kung paano yung embodiment ng ora et labora, the prayer and work. Of course, important talaga yung prayer, we pray, but at the same time, there must also be action. And only because of that, mapapatunayan natin that we are really witnessing our faith and that we are really serving, no? Especially serving the least of our brothers and sisters. Ito pa rin ang natutunan ko. Just as fear is infectious, so is courage. Di ba? Kung isang takot dyan, ang dami, parang kalat ng lagit yan, parang virus din yan. Pero if somebody shows courage, para rin virus din yan na mag-i-infect din ng lahat. So, ang tingin ko, instead of infecting people with our fear, let us infect people with our courage by doing what we have to do, never mind what happens. So, Sister Mary Jan, having said all that, do you have a message for Filipinos both here and abroad who are watching or listening to this episode of Bulatlatan? During these days, we need to stand up and shout and say, sobra na, tama na. Pwede ba? We will infect people with our courage, rather infect people with our fear. So, yun ang magsalita tayo, tumindig tayo para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Kasi, kawawa naman, imagine though so many blood has been shed for our country, tapos ganun na lang ang mangyayari sa atin. Hindi pwede yun. Dapat itindig natin ang dignity and talagang at ang dignidad ng ating bansa. Let us be dignified people. Huwag nating gawin na ang ano kasi ngayon, ang new normal ngayon, kabastusan eh. At kawalan ng pag-iisip. When I hear the people, mga officials, wala silang logic. They don't know even how to make a syllogism. Ano ba yan? Ganyan na ba kababa ang dignidad natin mga Pilipino? So ang plea ko lang, magkaisa tayo na ibangon natin ang dignity of our people. Yun lang po. Again, Sister Mary Jan, thank you for granting this interview. Pasensya na rin po kanina sa technical difficulties. Thank you for bearing with us. At
yung interview pong ito is very insightful, and I think a lot of people will draw lessons from it, will draw inspiration from what you have said, and totoo talaga na nakakahawa yung courage, because I feel like parang 100% more courageous now to as we confront the anti-terror law which is currently in place na nga ngayon. So for those who are watching, you can watch and share this video using through our Facebook account. You can also listen to previous episodes via our Spotify, Anchor.fm, and IGTV. Maraming salamat po. Again, this is Janice Ann Eliao, and you are watching Bulatlatan Huntahan with Sister Mary John Mananzan.